So ito, no, may bagong video na naman tayo mga boss. Dito pa rin sa ating ginagawang sasakyan na Nissan Sentra. Ngayon ang gagawin natin, ipapalitan naman natin yung rear shocks niya. Ngayon pa lang to mapapalitan. 13 years na. Ngayon pa lang siya mapapalitan. Ayan na yung shocks natin, natanggal na natin dun. Kinukumpara ko lang muna yung luma tsaka bago. Para sureball tayo saktong sakto at parehas talaga. Magagamit na natin dyan yung binili nating spring compressor. Malit lang naman yung spring yan, kaya kayang-kaya yan. Ayun o, gastado na yung isa. Sa bandang kaliwa yan. Pero yung bandang kanan, wala pa naman ganong tagas pero wala na rin. Ito talagang kaliwa, mas sirang-sira. Ayan na, natanggal na natin yung spring. Wala kaming nabiling boots eh, yung pinaka-boots, dashboot niya. Kaya ibabalik ko na lang muna yung luma. Kesa naman sa wala. Kasi yan ang nagpe-prevent ng pagpasok ng dumi sa ating shocks. Kumbaga yan ang pinaka-cover niya. Ayan yung ating mga tools. Pero yung shock mounting natin, palit yan. Yun lang, boosting talaga ang wala kaming... boots lang talaga yung wala kaming nakita. Kailangan pag nagkabit pala kayo niyan, talagang naka-align siya. Para pag sinalpak nyo, saktong-sakto doon sa kanyang mga butas. Hindi na kayo magpipihit-pihit. Ayan na, nailagay na natin yung sa kaliwa. Nahigpitan ko na yung sa taas. Pati yung bolt niya sa ilalim, nahigpitan ko na rin. Ayan. Bali, ano nga pala yan sa ilalim niyan? 14mm or 17mm. Tapos ito naman yung kanyang EG support sa kanan. Pinalitan na din natin yan. Kasi yan yung nakaraan sira na eh. Yan yung pinaglumaan niya. Yung luma na pinalitan natin. Tapos ito naman yung ating spark plug na double iridium. Papalitan na rin natin yan. Kasi yung pinaka-stock na spark plug nito is platinum lang. Ngayon, papalitan natin ang double iridium para mas matagal yung lifespan. Tsaka mas maganda talaga yung bigay ng kuryente. Ang bili ko nga pala niyan is 350 isa sa mismong Bosch. Dinouble check ko muna bago ko kinabit. Yan yung pinaka-tip niya. Double iridium na Bosch. Tapos ito yung dati. Yung platinum yan, yung NGK na yan. Platinum kasi nakabit dito na dati na NGK. Pero ngayon, pinalitan natin siya ng Bosch. Double iridium. Para magmat siya sa bagong coil din na ipapalit natin. Papalitan na rin natin yung mga ignition coil na yan, apat. Ayan yung ipapalit natin. Plama yung brand. Pagandang klase din yan mga boss. Japan quality din yan. Para talagang maganda yung performance niya sa parest, pinalitan natin yung spark plug tsaka ignition coil. Kasi may problema to sa idle issues nung nakaraan eh. Ngayon, na-resolve na natin. So, ayan na, na-test drive na yan. Okay na yung ano niya, wala na siyang nginig. Kasi dati pagka sinip mo yan, reverse at drive, nanginginig siya, parang mamamatay. Kasi may tama na rin yung ibang mga coil. So, ito, tapos na natin gawin. Na-solve na yung issue natin. Yun lang talaga yung duda ko dito eh, yung mga coil. Kasi yung mga coil nito, ayan o, ngayon pa lang napalitan. Ilan na yung tinakbo niya, 227,000. Pinalitan na natin ang apat lahat. Kasi dati, pagka binuksan mo yung aircon at pinatay mo, ramdam na ramdam mo yung nginig na parang mamalya siya. Mamamatay ngayon, smooth na smooth pag bukas mo ng aircon. Ayan o. Tapos babalik ulit siya. Pag patay mo, ganun din. Ayan. Smooth na smooth yung transition. Yan, di tulad dati na parang kinakapos. Ngayon, problem solved na tayo mga boss. Titingnan din natin dito sa scanner natin. Dito kasi hindi niya supported yung sa Nissan eh. Yung
Sa ibang sasakyan ng mga modelo, makikita mo yung kahit yung ano ng ano, injector dito wala, pati spark plug wala siya. Yung misfire data wala rin. Limited lang yung kanyang mga values na nandito. Pero yung RPM niya syempre nandun, hindi mawawala yan. Tapos yung kanyang bali yung value nito mga boss, kung okay pa yung ating TPS ngayon, since naka-idle lang tayo, dapat hindi siya bababa ng ano 0.36 volts. Ayan o, yung good, kung good pa yung TPS natin. Pag naka fully open naman yun, nasa, hindi siya lalagpas ng 4.75. yan, goods na goods pa yan. Natitingnan natin yung reading ng mass airflow natin. Ayan yung mass airflow natin, 1.23, almost perfect, kasi yung displacement ng makina natin is 1.3, dapat doon lang siya lalaro. Yan, nasa 1.22 siya. Dapat hindi masyadong mataas o malayo yung difference niya. Ito yung kanyang injector pulse, bank 1. Hindi tulad sa iba na makita mo, kada bawat injector makita mo yung firing niya, ito parang nakabase na siya doon sa mismong common rail. Tapos ito yung ignition timing natin. Ito yung idle air volume learn natin, na-relearn na rin natin yan. Tapos yung ating IACB, ito yung kanyang standard range. Tapos ito yung sa kanyang oxygen sensor. Palalaman nyo kung gumagana palang mabuti yung oxygen sensor nyo, dapat ito nagli-lean rich yan. Yan, kung okay pa yung oxygen sensor nyo, dapat yan magli-lean rich. Tapos ito yung kanyang idle speed, 862. Since naka-open yung ating aircon, pag pinatay natin, bababa yan ng mga 750. Patayin muna natin. Bababa yan. Yan. Bababa siya. Ito yung ating coolant, engine coolant temperature, ayan, 88 degrees Celsius. Tapos ito yung voltage, 13.68. Tapos ito yung sa relay ng ano ng aircon. Since pinatay natin, naka-off siya. Pag binuksan natin, dapat mag-on yan. Pag binuksan natin yung aircon natin. Yan. Yan, nag-engage na siya. On. Hoping is maging okay na talaga to. Ito lang naman pinaka-issue, kasi lalo pag mga babiyahi ka ng malayo, mahirap yung mamamatayan ka, lalo pag may mga paahon at paakyat. So, update ko na lang kayo boss pagka 100% okay na talaga. Bali, dudugtungan na lang natin tong ating video.